Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa pagmamahal, minsan dapat di tayo choosy. Kasi kung magiging choosy ka tapos nasa harapan mo lang pala ang nakatada na para sa'yo, eh paano na yan? Ewan ko ba dito sa mundo? Napakadaming choosy. Nang umaga na yun talaga. Hinintay ko talaga si Cholo na dumaan sa bahay at kahit di namin kailangan ng gata, eto, bumili ako. Ay nako, at saka inutosan ko na si Becky na ipasok sa loob ng bahay ni Lola yung gata para mas makasama ko ng matagal si Cholo na napaka-arte na naman. Ayaw pa kasi niyang umiti nung umpisa, pero ngingiti din naman pala. At dahil gusto kong masolo si Cholo, eto, sumakay na ako sa bike niya at iniwan na namin si Becky. At eto, masaya naman na masakit sa lalamunan. Ang hirap pala sumigaw ng gata. Kaya lang, pagka-uwi ko, eto, pagbaba ko pa lang sa bike ni Cholo, lumapit na kagad ang isang kuya ko at eto, hinila niya yung tenga ko. Nakakainis si kuya eh. Pinagtatawanan ng tuloy ako ni Cholo. Kaya eto, pagpasok ko sa bahay ni Lola, binugbog na ako ng mga kuya ko. Kasi, bakit daw ako umalis nang walang paalam eh? Maglalaro daw sila ng basketball. Ayan, di daw sila nakaalis kasi walang magbabantay sa bahay ni Lola. Kaya eto, habang hawak nila ako sa kamay at paa, may isang tagakiliti. Parang mamamatay na ako sa sobrang kiliti. Tapos eto, kahit magpumiglas ako eh, di talaga ako makawala. Buti na lang at dumating si Lola. Grabe talaga. Muntik na ako mamatay sa parusa nila, kuya. Tapos eto, diretso kain na kami pagkarating ni Lola. At aba, yung mga kuya ko, akala mo eh, mababait. Lola, baka may ipapagawa kayo sa amin. Wika ng mga kuya ko. Oo nga, Lola. Nakakainip dito eh. Wika ulit nila. Wala. Dito lang kayo. Lagi na lang kayong nasa labas. Hindi nyo gayahin si Haji. Lagi lang nasa bahay. Hindi umaalis sa gabi at maagang gumagawa sa bahay. Wika ni Lola. Natatawa tuloy ako kay Lola. Kaso, natatakot ako sa mga kuya ko. Ang sama ng tingin sa akin eh. Ay, nako. Oo nga, Lola. Lagi akong naiiwan na mag-isa dito. Huwag niyong paalisin sila, kuya, para may kasama ako. Wika ako. Kaya ito, habang kumakain kami ng tanghalian, natatawa na lang talaga ako kasi si Lola, pinapagalitan niya sila, kuya, habang nagtatanghalian kami. Kinakabahan tuloy ako. Kailangan makatakas ako kasi yayariin ako ng mga kuya ko. Sigurado yan. Kaya ito, matapos makapagtanghalian, di ako umalis sa tabi ni Lola. At sina kuya, ayun, pinagbabantaan ako. Gigilitan daw nila ako. Natatawa na lang ako kay na kuya. Pero kahit ganyan sila, mahal ko yan. Nainis lang ako kasi ayaw nila ako isama sa mga lakad nila. Ayun ako. Bahala sila. Lola, pupunta ako kay na Cholo mamaya. Wika ko kay Lola habang hinihilot ko yung kamay niya.
Sige, pero uwi ka na maaga. Uwi ka ni Lola. Opo, Lola. Uwi ka ako naman. Maaga naman kasi talaga ako na uwi. Mga 5 a.m. o 6 a.m. ng umaga. Kaya, eto. Diretso lang ako sa ginagawa ko. Pati nga, paa ni Lola, hinilot ko. Gustong gusto naman ni Lola eh. Yan ang secret ko kay Lola. Dapat, sip-sip. At eto, nung pumasok na si Lola sa kwarto niya, ako naman nagpaalam na kay Lola na alis na ako. At eto, diretso alis. Mga 2 p.m. pa lang ng hapon, napakainit sa daan. Pero okay ito, mas sip ako kay na cholo. At pagkarating ko kay na cholo, aba, si Becky, ang unang nakita ko. Nasa sala siya habang kakwentuhan ng nanay ni Cholo. Tita, magandang tanghali po. Wika ako. Oh, iyo. Dumiretso ka na dyan sa kwarto. Andyan si Cholo. Wika ni tita, kaya naman diretso na ako sa kwarto. At si Cholo, eto, nakadapa na naman na nakapikit ang mga mata. At syempre, naupo ako sa tabi niya. Tulog ata si Cholo. Tululaway kasi. Kaya ito, hinalikan ko siya sa pisngi. Kaso nagulat siya at biglang nagising. As in, napaiwas talaga siya papalayo sa akin. Uy, Cholo, ako lang to. Wika ako. Ikaw pala. Wika ni Cholo habang pinumunasan ng laway niya kumayat sa pisngi niya. Natatawa na lang talaga ako kay Cholo. Basa pati unan. Ano kayang napapanaginipan niya? Masarap siguro kasi naglalaway siya eh. Kaya kapag nakakakita kayo ng natulo ang laway, ibig sabihin nun eh, masarap ang panaginip ng taong yun. Aji, ang aga mo, kala ko mamaya ka pa. Wika ni Cholo. Sinakuya kasi, pinagbabantaan ako ng masama. Kaya eto, nagpunta na ako dito. Mas ligtas kasi dito. Wika ako. Ganun ba? Napakisa ko, Haji. Wika ni Cholo, kaya eto, pinagbigyan ko. Sa labi pa nga niya ako hinaligan eh. Tapos naisip ko, bakit namin ginagawa to? Siguro dapat pag-usapan na namin ito ni Cholo. Kaya ito, nahiga ako at si Cholo dumapa na ulit. Magkatabi kami. Nakatingin ako sa kisame. Si Cholo naman, di ko alam kung saan siya nakatingin. Tapos nagulat ako sa salitang biglang narinig mula kay Cholo. Gusto kita. Wika ni Cholo. Napatingin tuloy ako sa kanya. Tapos ito, gumiti ako. Cholo? Pakiulit nga. Wika ako. Kunwari, di ko narinig. Wala. Ambingin mo naman. Wala yun. Bala ka dyan. Wika ni Cholo. Halo, ang arte naman. Gusto din kita. Huwag ka na maging arte. Wika ako. Biglang ngiti naman si Cholo eh. Ay nako. Haji, isara mo na yung pinto. Tapos ilak mo. Wika ni Cholo. Bakit? Anong gagawin natin? Wika ako naman. 50 plus 10 plus 9. Ang sagot dyan ng gagawin natin, Haji. Wika ni Cholo. Napasolve the problem tuloy ako. Alam niyo na din siguro ang sagot. Cholo, mahal mo ba ako? Wika ako. Ngumiti si Cholo. At ito ang salitang sinabi niya. Oo.
Kaya naman, eto. Isasara ko na ang pintuan at sisiguraduhin kong nakalak ng mabuti. Alam niyo na, gagawin na namin ang sagot sa math question.